Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, sisimulan sa Huwebes, September 16, ang pilot implementation ng bagong alert system sa Metro Manila. Ito'y makaraang ilagay ng Interagency Task Force Alert Level 4 ang National Capital Region o NCR. Limang alert level ang pagbabasehan ng bagong guidelines depende sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa isang lugar. Sa ilalim ng Alert Level 4, hindi papayagang lumabas ng bahay ang mga minor, mga taong 65 years old pataas, mga taong may comorbidities at immunodeficiencies at ang mga buntis. Maliban rito, ang mga may pahintulot na makalabas para bumili ng essential goods, mga empleyado ng kumpanya na pinapayagang mag-operate at mga individual na hindi nabanggit sa naturang kategorya. Ang Department of Health o DOH ang tutukoy sa alert level status at isa sa ilalim sa lingguhang reclassifications. Sumuko na sa otoridad ang tumakas na driver ng truck na nakabangga sa isang kotse sa C5 flyover na ikinasawi ng dalawang babae Lunes ng madaling araw. Hawak na ng Pasig City Police ang driver na si Anacleto Espanto, 42 years old, na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide with serious physical injuries and damage to property. Kwento ni Espanto, hindi siya ang bumangga sa kotse kundi siya di umano ang binangga ng kotse sa bandang likuran. Ikinatwiran pa ng driver na umalis siya dahil sa takot sa pangyayari kaya bumalik siya sa kanilang garahe sa Cainta, Rizal bago nagpas siyang sumuko sa pulis. Nauna nang sinabi ng driver ng kotse na pumutok ang gulong ng truck na naging sanhi ng pagtama nito sa kanilang sasakyan. Napigilan ng mga pulis at sundalo ang planong pambobomba sa bayan ng Banga sa South Cotabato. Ito'y makaraang maharang ang tatlong hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group na may dala ng mga pampasabog. Ang tatlo ay sakay ng isang motorsiklo nang maaresto ng mga tauhan ng South Cotabato Police. Kinilala ang mga ito na sina Merlin Bansil Gisan, Ronald Olin Bansil at Andy Gelodin. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.